So, naririnig nyo ba ako? Laro ba yung aking boses? Bago tayo magsimula, comment mo yan na kayo dyan kung naririnig nyo ako ng maayos para masaya. Okay, bago ako magbigay ng mga shoutout sa inyo. Alright, so, ayan. Magandang gabi, umaga, hapon, tanghali sa inyong lahat. Nasaan parte man kayo ng mundo ngayon, welcome sa ating Q&A session or motivation session dito sa Ethical Nation. So, pwede nyong i-mention ng inyong mga teammates, members, downlines, or kung sino mang kilala nyo, friends nyo na network marketers na alam nyo na matutulungan nitong ating session. Okay? Open to sa lahat ng mga network marketers regardless kung anong company. Yun lang naman ang rule natin, bawal tayong mag-promote ng company dito or magbanggit dyan sa comment section ng company kasi kahit ako mismo hindi ko naman ipopromote yung company ko dito. So ito lang yung magiging train, ano natin, common ground. Ito yung magiging common ground nating mga ethical networkers or mga network marketers sa inyo dyan na gusto nyong matutunan kung paano maging ethical sa negosyo o gawin yung negosyo ng tama. Right, so with that being said, mag-shoutout na muna ako sa pinakauna nag-comment. Special shoutout kay Mylen. Okay, si Mylen Vallejo. So, siya pala, siya ulit yung pinakanguna nag-comment. So, si shoutout kay Ronnie, Josephine, Miguel, Vicmar, kay Coach Jake, Coach RJ, Charlene, Miraflor, Arvin, si Perlan, Dennis, Marites, Renz, sino pa? Rose May. Meron bang, kung sakali, meron bang mga first-timer dito sa inyo? Ayan, si Martin, meron bang first-timer? Kung sakali, meron first-timer para mabigyan din natin ng shout-out at ma-welcome natin dito sa Ethical Nation. So, pwede nyo i-mention yung mga ano, ha, network marketers. As much as possible, network, hindi as much as possible. Dapat, network marketers talaga kasi itong ating Ethical Nation ay pang-network marketers. Yun ang purpose nitong group na ito. Eh, kapag ka nag-add kayo dito ng hindi naman network marketer, eh, baka magalit sa inyo yung tao na yun. Kasi hindi siya makaka-relate sa mga pag-uusapan natin. Dahil hindi naman siya network marketer. Okay? So, dapat network marketer sila. Ayan, pwede kayong magtanong dyan, by the way. Mag-comment nyo lang dyan any question na gusto nyong itanong. No? And as much as possible, yun ang request ko lang. Eh, huwag na kayong magtanong ng about sa technicals like yung mga basic technical like paano mag-invite, paano mag-present, paano mag-close, mag-follow up, ano pa ba? Yung mga ganon na ano na tanong kasi meron na niyan sa YouTube ko. Mas maganda panoorin niyo na lang sa YouTube ko dahil mas detalyado ko pang maituturo doon. Unlike dito na limited lang yung pwede kong masabi kasi nga limited time lang yung meron tayo. And by the way, matatapos tayo ng aga tonight dahil meron akong special training sa aking grupo. Okay. Meron ako special training sa kanila tonight. Kaya medyo maagap tayo matatapos. Siguro mga quarter. Ganon. Depende. Basta maagap. Kung hindi eksaktong 9. Okay. Kaya itanong nyo na lahat ng gusto nyong itanong dyan para masulit natin itong Q&A session. So as much as possible, yung mga hindi part ng grupo ko yung magtanong. Mas maganda kung kayo yung magtanong. Kasi para sa inyo talaga to. Hindi to para sa mga members ko. Talagang mga mababait lang talaga itong mga members ko. Kaya sinusuportahan nila itong Q&A session. Okay? Pero hindi talaga to para sa kanila. At alam nila yon. No, para ito dun sa mga hindi part ng grupo ko. Kaya kung hindi ka part ng grupo ko, nasa ibang company ka, mas maganda kung ikaw yung magtanong. Kasi para sa inyo to. Hindi to para sa, hindi to para sa mga members ko. Meron na bang? Meron na ka nakita na question eh. Meron na ako nakita. Okay, ayun, meron ako nakita from Arvin. Okay, si Arvin Baya Borda. Ang tanong ko po, bakit po mayroong mga member na tumitigil mag-network or tumitigil sa negosyo? Okay? So, this is a great question kasi normal na nangyayari ito. Okay, normal na nangyayari ito. And hindi lang naman sa ano, hindi lang naman sa network marketing 'to nangyayari. Sa lahat naman, sa lahat ng bagay na pwede kang mag-quit, nangyayari to. Okay, nangyayari at nangyayari to. Sa school, hindi naman lahat ng nag-enroll nakagraduate, di ba? Sa ano, sa trabaho, hindi naman lahat ng nakakuha ng trabaho nagtuloy-tuloy sa trabaho. Di ba? Hindi naman lahat na nagsimula ng traditional business nila eh nagtuloy-tuloy hanggang sa maging successful. Nangyayari to sa lahat. This is a ano, very normal. Katulad ng paghinga natin, normal na nangyayari yan. Normal na nangyayari sa atin. Hindi natin maiiwasan yung ganyang bagay. Okay, pero ano yung mga rason kung bakit?
Okay. Most of the time, ang rason ay dahil hindi pa sila ready. Okay, hindi pa nila time. No? Pero hindi ko 'to sinasabi para gamitin siya as justification or excuse. Hindi ganon. Ito ay para sa inyong mga uplines. Itong sinasabi ko, hindi para sa kanila. Hindi para dun sa mga downlines na nagko-quit. Kasi baka ang mangyari, sabi ni Coach Carl, hindi pa ako ready, hindi pa ako time. Siguro yun yung result. Dahilan, bakit wala pa akong resulta? So magko-quit muna ako kasi hindi pa ako ready. hindi yun ang ibig kong sabihin, okay? Hindi yun ang pinupunto ko. Huwag nyo siyang gagamitin as an excuse or justification kung bakit ka nahihirapan or nakakapag-isip na mag-quit, ganyan. Hindi yung justification. Okay, sinasabi ko ito para sa inyong mga upline para maintindihan nyo kung bakit sila tumitigil. So most of the time yun ang dahilan, hindi pa sila ready. So ito yan, bilang upline, palagi nyo lang tatandaan na kapag nangyari yan sa inyo, which is mangyayari at mangyayari yan, kahit ayaw, sa tingin nyo ba, hindi na yung nangyayari sa akin? No? Sa tingin nyo ba, sa Team Genuine, sa mga tinuturuan ko, wala nang tumitigil, wala nang nagko-quit? Dami. No, ang dami pa rin. Hindi nawawala yan. Normal na nangyayari yan, everyday. No? Pero kapag ka kasi, ang magiging problem kasi yan, kapag masyado mo siyang pinipersonal, just like rejection, magiging problema yan pag masyado mo siyang pinipersonal at hinahaluan mo ng emosyon. Which is, naging problema ko rin naman yan before. Ganyan din, lahat naman kami dumaan dyan, lahat naman dadaan dyan. Kasi masakit naman talaga eh, di ba? Lalo-lalo na kapag tsinaga mo yung prospect, tapos, di ba, tsaga ka sa follow-up, tapos sinasagot mo yung mga objection, tapos napasali mo siya, tuwan-tuwa ka, tapos hindi naman nagtagal. Masakit talaga yun. Parang mas masakit pa nga yun kaysa sa rejection, di ba? Di ba? Agree ba kayo? Sa mga naka-experience na ng ganun, parang mas masakit pa siya kaysa sa rejection. Kasi yung una mo makuha yung downline mo, talagang tuwang-tuwa ka dahil akala mo, di ba? Yun na yung simula ng pag-build mo ng malaking grupo. Pero hindi, usually yun yung simula na matuto ka sa pag-build ng grupo. Okay. So, kailangan nyong maintindihan yan. Huwag nyo lang siyang pe-personalin. Okay. Kaya kapag ka merong mga ganun na member na nag-i-inactive or nagpapaalam, natitigil, ganyan-ganyan, ang sabihin mo lang palagi sa kanila, okay, welcome ka pa rin naman bumalik kung sakaling gusto mo. Yun ang importante doon na part. Welcome ka pa rin na bumalik kung sakaling gusto mo. Okay? Kasi kapag pinersonal mo yan, pwede kang mainis sa kanila eh. Pwede mong iparamdam sa kanila na, huwag ka nang bumalik. Yeah. Ganyan din yung ginawa ko before. Ganon yung ginawa ko dati, which is mali. Okay, maling-mali. Dahil marami din ako, hindi naman siguro marami. May mga members din ako na, yun yung mga naaalala ko eh. Kasi meron ako mga members na bigla na lang nawawala. May mga members ako na nagpapaalam, kukunti lang. May mga members ako na pagbabalik, nagpapaalam, kukunti lang rin sila. Pero mas marami yung mga members na bigla na lang bumabalik, hindi naman na nagpapaalam. Na babalik sila. Tapos tinatrabaho na lang nila, tapos tsaka sila magkakaroon ng result. May mga ganun. And ako, hindi ko na namamalayan kasi nga busy akong humataw eh. Busy akong trumabaho. 'Di ba? 'Yan ang nagiging problem. Ngayon, kapag ito ha, gusto ko kasing maging mature kayo bilang uplines and bilang leader. Kaya tinuturuan ko kayo nitong ganitong bagay. Kung ang iisipin mo palagi kaya sila nagko-quit kasi may problema sa kanila. Diba? Ano kasi sila, ganto kasi sila, ganyan kasi sila. Ang mangyayari, isasabotahe mo yung sarili mo. To the point na aayaw ka na sa pagbibuild ng dahil lang doon. Kasi hindi mo naiintindihan. Kaya ayaw kong mangyari sa inyo yung ganon. Na isasabotahe mo na yung sarili mo ng dahil hindi mo naiintindihan. So, instead na ganon, mararamdaman mo lang rin ang sakit na yan. Unang-una sa lahat, kapag bago ka pa lang. Diba? Or kapag matagal ka na pero nararamdaman mo pa rin yung sakit na yan na pag mayroong nagko-quit sa grupo mo, ibig sabihin hindi mo pa nga naiintindihan itong sinasabi ko. And okay lang naman yun, inabot rin ako ng ilang taon bago ko ito maintindihan kasi nga yung dating kinabibilangan ko na company na unethical na culture, every time na may nagko-quit, every time may nagpapaalam or bigla na lang nawawala, kung ano-ano ng masasama na sinasabi ng mga upline. Diba? Kung ano nilalait, kung ano-anong mas... Huwag niyong gagawin yun, huwag niyong gagayahin yun. Kung ginagawa yun ng mga upline nyo, huwag niyo silang tularan. Diba? Kasi nga, diba may kasabihan nga na lumalabas ang tunay na kulay ng isang tao kapag wala ka ng pakinabang sa kanila?
So, wag niyong gagayahin yung ganun. Wag niyong gagawin yung ganun. Kaya, nung na-realize ko yun, kasi ginaya ko sila noon eh. Dahil akala ko, oh, ganun talaga dapat. Diba, pag, ano kasi, kahit gano'n ka pa katalino ka galing, kapag maling tao yung mga kasama mo, hindi mo namamalayan na mali na pala yung ginagawa mo. Kasi, ginagawa ng iba eh. Ginagawa ng marami sa paligid mo. Kaya hindi mo namamalayan. Pero pag nagsimula kang lumayo sa kanila, dun mo marirealize na mali pala talaga yung ginagawa ko. So yun yung mga time na dati sa culture namin na ganun yun. Kung ano-ano sinasabi, di ba? Pero ang totoo, butthurt lang talaga sila or nasasaktan lang talaga sila kasi nga nag-quit yung member. Di ba? Ayun, sabi ni Aaron, pag mumukain kang masama, sisiraan ka. Pag mumukain kang masama dun sa mga kasamahan mo. So kung ginagawa yan ng mga uplines mo sa mga nagkukwit, isipin mo na lang kung anong gagawin nila sa'yo. Diba? Ibig sabihin, kayang-kaya nilang gawin yan sa'yo. Kasi nung ako naman ay nag-quit dun sa kinabibilangan ko na kumpanya, hindi ako nag-quit sa network marketing. Nag-quit ako sa pagiging unethical. Magkaiba yun. Ha? Nag-quit ako sa pagiging unethical dahil ayoko na talaga nung ginagawa nila. Hindi ko na gusto. Kaya nga ang pangit ng tingin ng mga tao sa network marketing dahil sa ginagawa nila eh. So kaya, tinigil ko na talaga yon. Nung ginawa ko yun, umiwas ako, humiwalay ako, tapos inaral ko kung paano maging ethical, which nung mga time na yun ay walang ganun, di ba? Kasi nga ako yung nagsimula nitong ethical nation na to, eh, ang dami nilang sinabi sa akin na hindi magaganda, na nababalitaan ko na lang sa ibang tao, kung ano na sinasabi. Eh, which is ina-expect ko naman na talaga, kasi nga, yun nga, ginagawa naman nila sa iba eh. So, parang ano lang yan, parang sa mga chismoso-chismosa lang. Diba kung may mga kakilala ka na chismoso-chismosa, tapos ang hilig, pag kinakausap ka nila, ang dami nilang chinichismis sa'yo na ibang tao, pagtalikod mo, siguradong ikaw din chinichismis niyan sa iba. Parang ganun lang din yun eh. Ganun din, same na principle. Kaya, naintindihan ko, nung mga time na yon ginamit ko na motivation yung mga sinasabi nila sa akin na hindi maganda. Ngayon, I'm sure meron pa rin naman sila sinasabi sa akin na hindi maganda, pero hindi ko na naririnig. Hindi ko na nababalitaan kasi wala eh. Nalampasan ko na sila eh. Ganun talaga eh. So, yon. Kaya wag niyong gagayahin yung ganun. So, bilang upline. Kaya, sasabihin niyo lang sa kanila na welcome ka pa rin bumalik kung sakaling magbago yung isip mo. Andito lang naman kami. So, yon. Yun yung sasabihin mo every time kung sakaling may magpaalam or kung may inactive ka na member. Halimbawa, sinisinzone ka na lang. Yun ang tamang sabihin. Kung sakasakaling man na willing ka pa rin gawin yung negosyo, eh, welcome ka pa rin na bumalik. Basta, kausapin mo lang ako. Okay, hindi ko alam kung anong sitwasyon meron ka ngayon, pero welcome ka pa rin sa amin. So parang ganun lang. Ako specifically, ang sinasabi ko sa mga members ko, eh, as long as wala silang nilalabag na sa rules namin, which is, yun, sasali sa ibang company or scams, sasali sa mga scams, ganyan, or anything na may kinalaman sa recruiting, ganyan, eh, as long as hindi naman nila nilalabag yung rules namin na ganun, eh, welcome pa rin silang bumalik. Pero kapag ka nag-decide sila na lumipat, at kasi akala nila yayaman agad sila doon, hindi na sila pwedeng makabalik kasi nilabag na nila yung rule namin. Yun yung sa amin, yun ang rule namin. Ah, hindi ko sinasabi na ganun rin yung gawin nyo. Kayo yung bahala dyan. Bilang upline, kayo yung bahala dyan. So, yun ang sinasabi ko sa inyo. Now, pagdating naman sa'yo, ang kailangan mong ayusin is yung focus mo. Okay, focus mo. Ibig sabihin, isa sa mga reason kung bakit ka nasasaktan kapag mayroong mga members na nagkukwit or nagiging inactive ay dahil ang focus mo ay nasa kanila. So, napaka, ito medyo counterintuitive siya or parang hindi siya normal na tinuturo sa network marketing. Kasi madalas, di ba, tinuturo sa network marketing, tulungan mo yung mga members mo, di ba, payamanin mo sila para yumaman ka din, which is somewhat totoo naman talaga. Totoo naman talaga. Pero, yung pamamaraan kasi yun nagiging problema. So, ano yung ibig kong sabihin? Paano mo sila matutulungan kung ikaw mismo hindi mo matulungan yung sarili mo? At sa pagtulong kasi, most of the time, especially sa network marketing, mali kasi yung pagkakaintindi natin sa salitang tulong or pagtulong. Para kasi sa atin, pag sinabing tulong, is gagawin mo para sa kanila, isusubo mo sa bibig nila, di ba? Ito na yung ano, chuchu train, say ah, parang ganon, di ba? Ganon yung ano eh, ganon yung sinasabi. Parang ang nangyayari is, ako gagawa, ako tatrabaho para sa'yo, tas ikaw yayaman? Parang ganun yung iniisip natin na pagtulong. Kumbaga parang charity na siya. Hindi yun ang pagtulong eh. Hindi yun nakakatulong sa totoo lang. Yung inaakala mong tulong, hindi talaga siya nakakatulong. Dahil akala ko ganun din. Kaya nung mga, dati, nung mga time, I think this is 2018,
2018, mga panahon 2018 hanggang 2019, alam nyo ba, isa sa mga problem ko before, mga ganong taon, 2017 hanggang 2019, nakakapag-build na ako ng malaking grupo niya noong mga time na yun. 2018 is kakasimula lang ng Team Genuine sa current company namin. 2017 kasi nakapag-build ako ng ano ng grupo pero napagsaran kami ng kumpanya. So pagdating ng 2018, 2019, no, nakapag-build na kami, lumalaki na yung grupo namin. Okay, yung current team ko na ngayon sa current company namin. And then isa sa mga frustration ko ay feeling ko hindi ako magaling na leader. 2018, 2019 na to ha. Okay? 2018, 2019 na to. So, yung iba sa inyo, baka kilala niyo na ako at that time. Kasi, kailan ba nagsimula tong Ethical Nation 2016? So, 2018, 2019, yun ang frustration ko na dinadrama ko sa mga ano ko, sa mga dinadrama ko sa mga mentors ko. Frustration ko na dinadrama ko sa mga mentors ko kasi sinasabi ko sa kanila, pakiramdam ko hindi ako magaling na leader. No, pakiramdam ko wala akong kwentang leader. Kasi nga, ganun ko lapastanganin yung sarili ko. Ganun ko trash talkin yung sarili ko. No, kung madalas eh nang real talk ako sa inyo, mababait pa ako sa inyo eh. Pero pagdating sa sarili ko, talaga kung paano ko i-treat yung sarili ko, i-trash talk yung sarili ko. Kasi doon ganun ko i-motivate yung sarili ko. Pero na, ngayon in-adjust ko na siya. Hindi na ganun katindi na trash talking ko yung sarili ko. So para sa akin, sabi ko sa mga mentors ko noon, eh para sa akin wala akong kwentang leader. Sabi nila bakit? Kasi even though nakakapag-build na ako ng malaking grupo, eh feeling ko eh ano, may kulang pa. Kulang pa ako kasi hindi pa rin sila nagiging successful, hindi pa rin sila kumikita ng malaki, ganyan. So sabi ko, ano ba kailangan ko gawin? 'Di ba? Dapat bang gawin ko para sa kanila, para bumilis resulta nila? 'Yun 'di ba, yung ibig sabihin ng pagtulong ganyan. Yung akala natin ay ibig sabihin ng pagtulong. Pero lahat sila pare-pares. Ilang mentors yung kinonsult ko nitong mga time na 'to, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima na mga mentors na mga mayayaman at as in mga ang yaman na nila. Sobrang yaman na nila. Pare-pare sila ng sinabi. Iba't iba lang yung way ng pagkakasabi nila, pero pare-pares lang yung pinupunto nila. Sabi nila sa akin, no, hindi mo pwedeng sisihin yung sarili mo dahil magkakaiba kayo ng galawan. Yun ang pinupunto nila eh. Magkakaiba kayo ng galawan. Diba? Hindi sigurado kasi sabi nila sigurado hindi nila ginagawa kung ano yung ginagawa mo. Hindi sila kasing sipag mo. Kaya hindi nila nakukuha yung gusto nila. Hindi sila kasing consistent mo, hindi sila kasing determinado mo, hindi sila kasing committed mo. Sigurado 'yan. Bakit? Kasi nagre-reflect sa resulta eh. Kasi kung ganun sila, dapat kasing laki na ng kinikita ko or mas malaki pa sa kinikita ko. Sabi ko nga no. Ito yung magandang sabi sa akin ng ano eh. Sabi sa akin ng isa sa mga mentors na kinonsult ko, sabi niya, hindi naman kayo parehas sumugal ng mga members mo, ng mga downlines mo. Nung sinabi niyo yun, naliwanagan na kaagad ako, okay, naiintindihan ko na. Ang punto ko dito, kaya ko to kinakwento, ay dahil gusto kong maintindihan niyo na ang tunay na pagtulong sa mga downlines mo ay tulungan mo na tulungan nila ang mga sarili nila. Hindi mo gagawin para sa kanila. Ituturo mo sa kanila yung daan, sila yung maglalakad papunta dun. Alam mo, magiging mas malinaw sa kanila yung daan at magiging mas madali sa iyo na maituro yung daan kung ikaw mismo nakapunta na dun. Nagigets nyo? Naiintindihan nyo ba? Paano ka makakapunta dun? Ito na yung sinasabi ko kanina na namali yung focus mo. Ang focus mo ay sila. Sa halip na ang focus mo ay makuha mo yung goals mo. Maganda yung intention mo, pero hindi sa lahat ng oras, porket maganda intention mo, ay tama yung ginagawa mo. Diba? Ito, for example, sa mga magulang. Mga magulang na ini-spoiled ang anak. Ako, na-spoiled ako ng magulang ko. Panganay akong anak. And noong mga time na lumabas ako sa sinapupunan ng aking nanay, ay pares sila nung tatay ko may trabaho. O, yung nanay, tatay ko may trabaho. Maganda yung kinikita. Way back 1995. So, okay pa itong mga panahon na to. So, na-spoiled ako. Kasi ang thinking ng nanay ko, yung nanay ko kasi ay dinisiplina ng lolo ko, which is Chinese. Ako ay 1/4 Chinese na lang kasi yung nanay ko ay half. No? Yung lolo ko, tatay ng nanay ko ay pure Chinese.
And yung lola ko na nanay ng nanay ko ay Tagalog, okay? Taga-Gumapa, Quezon. So, 1/2 na lang yung nanay ko, 1/4 ako. 1/4 kami magkakapatid. So, ngayon, yung nanay ko, pinalaki siya ng lolo ko na Chinese na tumatrabaho, bata pa lang, tumatrabaho na. Even yung tito ko na kapatid ng nanay ko, tumatrabaho na. Kapag may gusto yung nanay ko, hindi binibigay sa kanya ng lolo ko. Ang ginagawa ng lolo ko, magtrabaho ka muna. Since babae siya, ang pinagagawa sa kanya, maglinis ng bahay, maglampaso. Ito yung mga old school days, ha? Lampaso, meaning yung pamunas or ano, yung bunot. Ganon. Diba? Na-try nyo ba yun? Na-experience ko pa yung ganon, yung bunot na panglalampaso. No? Nung high school ako, sa Bicol. So, pinagtatrabaho talaga siya. Linis, lahat. Linis, punas, lahat buong bahay. Bago siya bigyan ng lolo ko. So, ganon ang tinuro sa kanya. Ngayon, ang thinking ng nanay ko, since bata pa siya, hindi niya naiintindihan, na sabi niya, pag ako nagkaanak, hindi ko to ipaparanas sa mga anak ko. Hindi ko sila pahihirapan. Kasi ang thinking niya, pinahihirapan siya. Yun ang pagkakaintindi. Kasi bata pa nga siya, hindi niya naiintindihan eh. So ngayon, nung nagkaanak sila, si mama at si papa, which is ako na yun, na lumabas ako, ginawa niya nga yun. Hindi niya ako pinahirapan. Binigay niya sa akin lahat ng gusto ko. Na-spoiled ako. Maganda yung intention ng nanay ko, di ba? Ayaw niya akong pahirapan. Pahirapan. Ayaw niya na maranasan ko yung naranasan niya na kailangan pa siyang pagtrabahuhin ng lolo ko bago niya makuha yung gusto niya. Anong hingi ko? Bigay. Hingi ko? Bigay. Hingi ko? Bigay. Sarap ng buhay ko nung mga bata, nung panahon bata pa ako. No, although hindi ko na siya ganung naalala na ano. May mga naalala kong times na ganun. Basta ituro ko binibili nila. Okay. So, magandang intention ng nanay ko. Pero sa tingin niyo, nakabuti ba 'yon para sa akin? Ano sa tingin niyo? Comment niyo nga diyan. Sa tingin niyo, maganda yung naging resulta na spoiled ako. Na lahat ng gusto ko binibigay nila. Lahat ng iutos ko susundin nila, bata, bilang bata. Especially sa inyo, kung kayo ay mga magulang tapos in-spoil niyo yung anak niyo or ikaw mismo na spoiled din katulad ko, maganda ba yung naging resulta? Sige, comment niyo diyan. Or kung may kakilala kayo na ganun, na na-spoiled, tingnan nyo. Kaya nga tinawag na spoiled yan for a reason eh. Ano ba sa Tagalog ang spoiled? Sira na or bulok na? Bulok. Diba? Yan ang Tagalog ng spoiled, diba? From the word itself, hindi naging maganda yung result. Bakit? Hindi ako grateful. Okay, isipin mo na binibigay sa akin yung mga bagay na gusto ko pero hindi ako grateful. Kapag merong isang bagay na hindi nasunod, nagwawala ako, nagagalit ako. Hindi ko makakalimutan to. May times ito ha. Ang sakit isip, ngayon naiintindihan ko na yung sakit na naramdaman ng nanay ko. Nung sinabi ko to, hindi ko makakalimutan nung elementary pa ako. Binilhan kami ng bike nung aking second father, kaming dalawang magkapatid. Kasi tatlo kami magkakapatid, lalaki yung sumunod sa akin. Tapos babae yung bunso. Kami dalawang magkapatid na lalaki, binilhan ng bike. Ngayon, ang gusto ko na bike ay kung ano yung ibinili dun sa aking kapatid na lalaki. Pero iba yung binili sa akin. Pero maganda. Kung titingnan ko ngayon, maganda. Mas parang mas maganda pa nga yung binili sa akin eh. Pero dahil hindi ko nakuha yung gusto ko na bike na katulad nung sa kapatid ko, nagalit ako. Nagwala ako. Tapos sinabi ko pa sa nanay ko na sana din yun na lang ako binilhan. Ngayon na-realize ko na kung gaano kasakit na ano eh. Matagal ko nang na-realize kung gaano kasakit yung sinabi ko. Pero yun ang nagiging bunga kapag ini-spoiled ang bata. Kapag binibigay sa kanya lahat ng bagay na gusto niya nang walang kahirap-hirap. And that is the same with, hindi lang sa bata. Okay, that is the same with us. Okay, hindi lang sa bata. Kahit tayo, kahit kayo mga adults na. Kayo may mga edad na kahit kayo. No, pwede pa rin kayong ma-spoiled. Pwede pa rin kayong ma-spoiled kapag binibigay sa inyo lahat. And yan yung natutunan ko rin sa pag-build ng team. Hindi pwedeng, ito ha, ito. Sigurado ako meron sa inyong gumawa nito. Na sa sobrang bait mo at sa sobrang mahal mo yung member mo, nilagyan mo ng spillover sa left and right niya. Kasi gusto mo siyang maging active. Di ba? Hindi ko to ginawa.
Okay, buti naman at naturuan ako nung upline ko noon. Kasi yun din, yun naman yung magandang part. Naturuan ako nung upline ko noon. Huwag na huwag mong gagawin yun, sabi niya. Huwag na huwag mong gagawin yun. Kasi gagawa ka ng tawag, may term sa networking na Buddha eh. Di ba? Yung Buddha naka ganun. Naka ganun lang. Left and right, walang ginagawa, sumasahod. Parang ganun. Yun ang term niya na Buddha. Bumubuddha. So, sa sobrang bait mo, ganun yung ginawa mo. Di ba? Kasi gusto mong ano, maganda yung intention mo pero nakatulong ba? Nag-active ba siya? Di ba hindi? Pwedeng nag-active siya ilang araw tapos nung hindi mo na siya malagyan, may lagyan ng spillover, wala na. Babay na. Wala na ulit. Maganda yung intention mo na tumulong pero hindi maganda yung naging resulta. Yun ang ibig sabihin. Hindi porket maganda ang intention mo ay tama yung ginagawa mo. So doon ko na pag-connect. Nung kwento sa akin ng nanay ko yung yun nga yung disiplina sa kanya nung lolo ko, tapos yung disiplina sa akin ng second father ko. Ganun rin kasi ang ginawa sa amin ng second father ko, bago niya kami bigyan ng allowance namin, tatrabaho kami sa bahay, naglilinis kami ng buong bahay, naglalaba kami, elementary. Naglalaba kami, yun, nagmamap kami ng sahig, basta nililinisan namin lahat para kami nagje-general cleaning weekly. Bago niya kami bigyan ng allowance for the week. So, nung una naiinis ako bakit ganun, kailangan pa kaming pahirapan kasi nga spoiled ako eh, pero na-realize ko na tama talaga yung ginagawa nila kasi ipiniprepare lang naman nila tayo sa mga panahon kapag wala na sila, kaya mong tumayo sa sarili mong paa. Dati galit na galit ako sa second father ko nung pinalayas niya ako, nung napalayas ako, pinalayas niya ako kasi nga yun, nag-networking ako. Pero lahat ng yun, after that, makalipas ang ilang taon, lahat ng ginawa niya sa akin, even yung mga masasakit na salitang narinig ko sa kanya, lahat, pinagpapasalamat ko sa kanya. Kasi sabi ko, kung hindi mo yun ginawa, hindi ako magiging ganito katatang. Ngayon, wala na yung second father ko na yun. Namaya pa siya, 2017. So yun, baon-baon ko yung disiplina niya ngayon. Noong bata ako, hindi ko maintindihan kung bakit niya ginagawa. Feeling ko pinahihirapan niya ako. Pero later na realize ko, buti na lang ginawa niya yung lahat. Buti na lang ganun. Okay? Buti na lang nahirapan ako, pinahirapan ako, buti na lang. Kasi kung hindi, hindi ako yung magiging Carl Serrano ngayon. Hindi magiging ganito yung way ng pag-iisip ko. At kung hindi naging ganito yung way ng pag-iisip ko, hindi ko ma-achieve yung success na na-achieve ko ngayon. At kung hindi ko na-achieve yung success na na-achieve ko ngayon, wala akong may share sa inyo na wisdom. So yun, maganda yung intention mo sa pagtulong sa kanila. Pero ang pinaka-importante, ang dapat maging focus mo bilang upline, tulungan mo sarili mo. Ikaw yung umachieve ng goals mo, ikaw yung kumuha ng pangarap mo. Bago mo isipin yung pangarap nila, pangarap mo muna unahin mo. Mas madali manghila pataas kung ikaw mismo nasa taas. Pero ang hirap pag tinutulak mo sila pataas. Tapos ikaw yung napapailalim. Pinipilit mo silang itulak, ayaw naman nila. Diba? Diba? Ikaw na lang umakyat. O, kung sino sa inyo yung gusto rin to makakyat dito sa taas, o ito yung kamay ko. Kung ayaw nyo, diwag. Ako, yan lang naman ang simpleng prinsipyo ko pagdating sa grupo namin. Ganun lang yung simpleng prinsipyo ko. Hindi kita tutulungan kung mismo sarili mo hindi mo matulungan. Kung tamad ka, kung reklamador ka, kung di ka nakikinig, di ka sumusunod, bahala ka sa buhay mo. Hindi naman ako nangako na wala kang gagawin, kikita ka. Sinabi ko, gawin mo yung ituturo ko before pa sila sumali. Alam yan ng mga members ko dito, before pa sila sumali, ang sinabi ko, basta gawin mo yung ituturo ko. Kung hindi, edi wala. Ganun lang naman kasimple yun eh. Diba? So bilang upline, ganun yung ang maging focus mo ay tulungan mo yung sarili mo. Bilang leader, bilang upline, unahin mong kunin yung pangarap mo bago pangarap nila. Ay lead by example. Diba? Kasi kung sino lang yung willing sa kanila, diba? Ito pa sabi sa akin ng mentor ko, collect and select. Work with the willing. Work with the willing. Hindi mo matutulungan yung taong ayaw tulungan yung sarili niya. Mahirap akayin yung nakahiga.
Di ba? Gusto mo siyang akayin, tara. Asenso tayo, yaman tayo. Ay, nakahiga. Alam mo yun? Na-imagine mo yun, nakaganon lang siya, tapos kapit-kapit mo yung kamay niya. Ayaw ko nga eh. Na nakakapagod eh. Nireject ako 2 beses. Hindi para sa akin yan eh. Sinihila mo lang. Hindi, yaman tayo. Di ba para kang tanga nun? Maganda yung intention mo. Pero hindi nakakatulong. Pinahihirapan mo siya, pinahihirapan mo din sarili mo. Okay, ito yung tinatawag ko na tough love. Okay? Hindi tinatawag ko. Tinatawag na tough love. So, ganung way ako pagdating sa mga members ko. Yes, mahal ko kayo. No? At kaya ako to ginagawa, kaya ako stricto, kaya ako disciplinarian, kasi nga, mahal ko kayo eh. Yun ang way ko ng pagmamahal. Hindi yung, si sugarcoat ko, maglalabi-dabi tayo, magyakapan tayo, let's enjoy life. Hindi ako ganun. Hindi kayo tatatag sa ganun. Kasi, kung hindi ako magiging ganito, kung sa akin pa lang nahihirapan na kayo, di ba, yung discipline, yung ano, hindi naman ako ganun kahigpit sa totoo lang. Hindi nga ako nangingialam kung ilan invite mo ngayon, ilan benta mo, hindi nga ako nangingialam ng ganun eh. Na talagang stricto lang ako magsalita, real talk ako magsalita, hindi ako malambing. Pero kung kayo nahihirapan pa lang sa ganung way ko, paano pa sa real world? Ang mundo walang pakialam sa nararamdaman natin. Diba? Paano pa sa realidad ng buhay? Nahihirapan ka, marami kang problema, alam mo gagawin ng mundo sa'yo, dadagdagan niya pa. Nakahiga ka na, hirapang-hirapang ka na, nakadapa ka na, tama na, pupukpukin ka pa. Ganun ang mundo eh. Wala naman kasing pakialam ang mundo sa nararamdaman natin, sa pinagdadaanan natin. Yan ang realidad eh. Di ba? Eh kung sa akin pa lang, nahihirapan na kayo, eh paano pa sa realidad ng mundo? Eh di mas lalong kawawa kayo. Hindi kayo ikukonsideran yan. Naniniwala ka man sa Diyos o hindi, walang pakialam ang mundo dyan. Diba? Napakaraming challenges. Kung ganun may isipin ha, isipin mo, kung konektahin mo yung sinasabi ko kanina, yung pinahihirapan, na akala mo pinahihirapan ka pero ang totoo dinidisiplina ka lang. Imaginin mo, outside network marketing, outside your leadership, outside being an upline, no? Sa buhay natin, di ba ganun din? Pag feeling natin pinahihirapan tayo ng mundo kasi ang dami nating problema, pinahirapan ba talaga tayo? O dinidisiplina lang tayo? Di ba parehas lang? Di ba parehas na parehas lang? Hindi tayo pinahirapan, dinidisiplina tayo, tinuturuan tayo kung paano maging matatag. Kung ganun ka mag-isip, imagine kung gaano kalayong success yung mararating mo. Kung gaano kalayo yung mararating mo. Simpleng pag-shift lang ng mindset. Simpleng gawin, simpleng sabihin, mahirap gawin, pero papraktisin mo lang talaga eh. Hindi rin naman ako ganito mag-isip dati. Ang drama-drama ng buhay ko noon, katulad nyo, kung kayo yung mga madadrama sa buhay, ganun din naman ako dati. Pala sinasabi ko naman, bakit ako pinapahirapan ng mundo? Hindi ko na kaya, Lord. Ganun din naman ako dati. Pero nung naintindihan ko to, tinuro na mga mentor sa akin, naintindihan ko, pre-practice ko na gawin, every time na nahihirapan ako, yun ang iniisip ko na hindi ako pinahihirapan ng mundo. Tinuturuan lang ako. May tinuturo lang sa akin. Dinidisiplina lang ako. Hanggang sa maging automatic na siya, nasanay na ako na ganun yung iniisip, edi, naging mas madali. Naging mas madali sa akin. Naging exciting pa nga sa akin pag may challenge akong pinagdadaanan. Okay, naging exciting pa sa akin kasi na-excite ako, ano yung matututunan ko dito? Ano yung magiging reward ko pag nalampasan ko to? Kasi ganun yun eh. Pag may mga challenges ka na nalampasan, may reward yan. Hindi naman necessarily pera. Hindi necessarily magkakaroon ka maraming downlines. Pwedeng ganun. Pero most of the time, ang nagiging reward is nababago yung mindset mo, yung ugali mo, and that is priceless. Mas importante yung ganun kaysa magkaroon ka downline, kumita ka, makabenta ka. Priceless na nabago yung way ng pag-iisip mo. Priceless na nabago yung ugali mo. Walang kapalit na halaga yan. Bakit? Kasi kung merong kapalit na halaga yan, edi sana binili na lang natin sa iba. Yung tamang mindset, bilhin na lang natin sa iba.
Kung pwede lang eh, ibebenta ko yung tamang mindset ko sa inyo eh. Bibilin mo na lang eh. Tapos pagkabili mo, oh, tama na rin mindset mo. Di ba? Eh, kasi hindi ganun eh. Kaya ka siya sinabi na priceless yun. Walang kapalit na halaga. Itong way ng pag-iisip na to, walang kapalit na halaga. And hindi ibig sabihin na priceless to ay hindi mo makukuha. Kayang-kaya mo rin makuha. Yun ay kung magpapadisiplina ka. Kung didisiplinahin mo yung sarili mo. Okay? Marami mo ba natutunan? I hope marami kayo natutunan tonight kasi our time is up. No? And make sure apply nyo kung ano yung mga natutunan nyo for tonight. So once again, para dun sa mga first timer na umattend dito sa ating Q&A session, pwede kayong umattend dito every Friday 8 PM Philippines time dito sa group na ito. So pwede nyong invite yung mga networker friends nyo or networker downlines nyo. Malamang networker yung downlines nyo. Yeah. They can attend this training for free, lalo-lalo na kung marami kang natutunan. Isipin mo ng mabuti. Kung marami kang natutunan tonight, isipin mo mabuti, what if kasama mo pa yung mga downlines mo? Eh di ba? Eh di, baliw na baliw kayo pagkatapos, sabay-sabay kayo motivated, di ba? Oh, kung andito rin sila. So yun. So kita-kits tayo next Friday 8 PM Philippines time for more information, additional trainings, no? Para to sa mga hindi part ng team ko. Okay, kung ikaw team genuine na hindi mo na to kailangan. Pero kung ikaw hindi part ng team ko, for additional trainings, both free and paid, mga training courses na ginawa ko, makikita nyo yung link sa description sa taas nitong video na to. Kung pinapanood nyo to sa Facebook, kung pinapanood nyo to sa YouTube, nasa ilalim yung description. So hanapin lang yung mga training links dyan. Pwede nyo puntahan. So kita-kits tayo next Friday 8 PM Philippines time. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye and God bless.